Shoutout sa lahat ng mga Solid Marsai supporter natin. Sa mga bago, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Paki-hit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Paki-support na din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Kung gusto ninyong magiging kapamilya ng ating channel, mga idol, paki-hit na lang ang join button. May babayaran kayo na 49 pesos within a month. Sa bawat comment ninyo sa ating mga bagong upload, mayroon kayong badge bago ang inyo ang pangalan. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga member at maraming salamat sa isang taon na pagsusuporta at pagmamahal sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa laging nagko-comment sa ating mga upload, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Tumalon at umakyat itong si Arturo sa pinakamataas na bahagi ng punong kahoy. Nang nasa tuktok na ito, muli itong tumalon at ibinagsak ang katawan ni Tinoy sa lupa. Nawala na ng buhay itong si Tinoy at lamog-lamog na ang buong katawan. Nagsigawan naman ang mga apo nito at umaalulong ang mga kasamahang aswang. Nakaramdam na din ng takot ang mga ito. May narinig na sila tungkol sa isang napakalakas na aswang. Ngunit hindi nila akalain na nasa harap na pala nila ang maalamat at pinakamalakas na aswang na galing sa kanilang lahi. Dumating na din ang mga kasamahan nila na galing doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Ang mga napatigalgal at napatulala ng mga kalabang aswang muling nagtalunan ang mga ito dahil inatake na rin ang mga ito ng mga kasamahan nila ni Arturo at Abner. Ang mga apo nitong si Tinoy, mabilis na umibis ang mga ito papunta doon sa kakahuyan. Wika ni Arturo kay Abner, "Abner, ikaw na ang bahala sa mga batang iyan. Huwag mo silang patayin." At pagkatapos, mabilis nang tumalon itong si Abner doon sa mga puno ng kahoy para sundan ang mga papalayong mga bata. Umiiyak na ang mga ito habang tumatakbo dahil sa nakita nilang pagkamatay ng kanilang lolo Tinoy. Habang itong si Arturo, sobrang bilis nito na hinaribas ang mga natitirang mga aswang, pati ang mga kasamahan nilang aswang. Kinikilabutan na din ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Isang mabangis na halimaw ang kanilang nakita na walang awang pinagpupunit ang katawan ng mga kalabang aswang. Ang isa pa sa kanilang ipinagtataka, kahit na tinamaan ng mga kalmot itong si Arturo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, ilang segundo lamang ang makalipas, agad na maghihilom ang mga ito. Sobrang bangis nitong si Arturo na inatake ang walang kalaban-laban ng mga aswang. Pinagkakagat ang liig at pinugutan ng ulo ang mga kalabang aswang. Bawat mahawakan ni Arturo, pinaghampas ang mga ito sa lupa. Pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Dudukutin ang puso ng mga ito pagkatapos huhugutin. Napaatras na nga sa gilid ng mga kabayan ang mga kasamahan nilang aswang. Pinabayaan na nila itong si Arturo na tumapo sa buhay ng mga kapwa kalaban na aswang. Isang kalmot ni Arturo sa ulo nung isang aswang para itong nawasak sa sobrang lakas at bilis. May dalawang nagtatalunan sa kabilang bahagi ng kabayan at apat naman doon sa bubong. Mabibilis na tumatakbo ang mga ito para makalayo na. Pero hindi na ito hinayaan pa ni Arturo. Umigpaw ito sa ibabaw ng bubungan ng mga kabayan at hinahabol ang apat na mga aswang na papalayo. At sa isang iglap, agad na naabutan ito ni Arturo doon sa dulo ng mga kabayan.
at dinamba niya ang dalawa. Nang mahawakan niya ang dalawang aswang, binitbit niya ito pababa sa lupa. Sabay pinag-untog niya ang mga ulo ng mga ito doon sa nakausling mga batuhan. Basag agad ang ulo ng mga ito at agara na binawian ng buhay. Pagkatapos, hinabol ang dalawa pa na sa pagkakataon na iyon, papasok na doon sa kakahuyan. Naabutan pa rin ito ni Arturo. Habang mabilis na tumatakbo ang mga ito, dinamba niya ang isa, sabay hawak naman sa ulo nung isa pa, at sabay na ibinagsak ang mga ito sa lupa. Kinagat ni Arturo ang liig nung isa at pinagkakalmot naman ang ulo nung isa pang aswang. Ilang segundo lamang ang lumipas, patay na ang mga ito. Mayroon pang dalawa ang nakalayo at hinayaan na ito ni Arturo. Bumalik na siya doon sa kanyang mga kasamahan. Sa pagkakataon na ito, bumalik na ang normal na pangangatawan ni Arturo. Nakaramdam na ito ng pagod dahil sa labanan at sa pagbabago ng kanyang anyo. Habang si Abner, bit-bit na rin ito ang tatlong apo ni Tinoy na hindi man lamang lumalaban kay Abner. Sunod-sunuran ang mga ito sa bawat utos nitong si Abner. Pero patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha sa mga mata ng mga batang ito. Nang makabalik na si Arturo, napatitig ang mga kasamahan nito sa kanya. Kinikilabutan pa rin kahit mga aswang ang mga ito sa kanilang nasaksihan ni Arturo. Bumalik na lamang ang kanilang normal na pakiramdam nang magsalita na itong si Arturo at utos nito na sunugin nila ang lahat ng mga kabayan dito sa lugar. Dalhin nila ang bangkay ni Tinoy sa kanilang kuta. Mabilis na sinunod ito ng mga kasamahan nila. Lahat ng mga kubo at mga bangkay ng mga aswang, sinunog ang mga ito at pagkatapos, mabilis nang umalis sila doon sa lugar. Mabilis na tumatakbo sila doon sa mga kakahuyan hanggang sa marating ang gubat na sakop sa kanilang angkan. Lumipas ang mahigit sa isang oras, narating na nila ang kanilang kuta doon sa Pangpang. Sinalubong agad sila ng mga kapwa mga aswang. Dinala ang katawan nitong si Tinoy doon sa bahay nila ni Lola Nana, kasama din ang nahuling tatlong apo nito. Agad na inutusan ni Tibor ang mga tauhan na bantayang mabuti ang bahay nitong si Lola Nana. Agad din na kinausap ni Lola Nana ang mga apo ni Tinoy. Ngunit walang sumasagot sa mga ito at tanging iyak lamang ang magagawa ng mga bata. Utos ng matanda na ipasok muna ang mga ito doon sa kulungan at bantayan na mabuti. Pagkatapos, dinala nila ni Arturo ang bangkay nitong si Tinoy. Halos hindi nga ito makilala dahil sa dami ng mga sugat sa buong katawan. Dinala ito ni Arturo sa pinakagitna sa kanilang kuta. Lumapit na rin at umaaligid sa kanila ang mga aswang doon sa kanilang kuta. Sabi nitong si Arturo sa mga nakapalibot ng mga aswang, "Ito ang bangkay ng traidor na pumatay sa ating supremo, ang Lolo Lucio. Nararapat lamang ito sa taong traidor. Alam kong mayroon pang natitirang traidor dito sa ating kuta. Sa oras na malalaman ko kung sino ito, mas matindi pa ang kanyang sasapitin kaysa taong ito." Inutusan ni Arturo itong si Abner na kunin ang langis para sunugin nila ang katawan nitong si Tinoy para makita din ng natirang traidor sa kanilang kuta. Habang sa kabilang banda, nang makarating ang dalawang aswang na nakatakas sa kamay nila ni Arturo at Abner, nang makarating ang mga ito doon sa kuta ng mga kalaban na pinamumunuan ng apo ni Tata Tasio, itong si Hamel, ibinalita agad ng dalawa ang buong nangyayari doon sa gilid ng Pangpang. Itong si Hamel ang nagpasimuno at nagutos kay Tinoy para patayin si Lolo Lucio.
ang akala kasi ng mga ito kung mawawala na ang supremo ng mga aswang na ang kanila nilululusyo. Hihina na ang angkan ng mga ito at madaling sakupin. Matagal na din ang panahon ang labanan ng dalawang grupo. Simula nang mapatay ni Arturo itong si Alfredo na pumatay din sa kanyang mga magulang. Magkalabang mortal na ang dalawang angkan. Nagsabwatan itong si Hamil at Tinoy para sana pabagsakin ang grupo ng angkan nila ni Lolo Lucio at Lola Nana. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagdating ng magkapatid na sina Arturo at Abner na naging balakid sa kanilang mga balak. Nangangalit sa galit itong si Hamil nang malaman nito ang mga nangyari doon sa mga tauhan niya na nagpukuta sa labasan ng gubat. Napinatay ni Arturo ang lahat ng kanyang mga tauhan doon maliban sa dalawang nakatakas at nagbalita sa kanya ngayon. Nalaman din itong si Hamil ang kamatayan ng kanyang kasabwat na si Tinoy. Napasigaw ito sa galit at tinipon agad ang lahat ng mga tauhan. Ang apat na mga malalakas na mandirigma sa kanyang pangkat, pinatatawag din niya ang mga ito. Tinatawag niyang tagalipol ang apat na ito dahil malalakas ang apat na mga aswang na ito at mayroong malakas na kaalaman sa mga orasyon. Galit na sabi nitong si Hamil sa kanyang mga tauhan, "Losobin natin ang kuta ng ating mga kalaban. Gusto nila ng digmaan. Pagbigyan natin ang mga ito. Kayong apat na ang bahala sa Arturo na iyan. Humanda na kayo. Ngayon din, pupunta na tayo sa kuta nila ni Lola Nana." Mabibilis na kumilos ang mga ito at naghahanda. Habang sa kuta nila doon ni Arturo, may isang tao ang nangingit-ngit sa galit sa ginawa ni Arturo na pagsunog sa katawan ni Tinoy. "Magbabayad ka, Arturo. Pagbayaran mo ito." At pagkatapos, mabilis itong tumalilis papunta doon sa isa pang kubo. Habang sina Arturo, nagpupulong muli ang mga ito kasama si Lola Nana. "Ngayon na napatay ninyo, Arturo, ang mga kalaban natin ng mga aswang doon sa labasan ng gubat. Alam kong hindi papayag si Hamil na hindi makapaghiganti sa atin. Kailangan natin naunahan ang mga ito. Kailangan natin maghanda sa gagawin nilang pagsalakay sa atin. Kilala ko ang apo na iyon ni Tasio. Bantayang mabuti ang pasukan ng ating kuta." Ang wika nitong si Lola Nana. Inutusan agad itong si Duming at ang mga tauhan ito na bantayang mabuti ang kakahuyan na nasa harap ng kanilang kuta. Ang grupo naman nila ni Tibor ang magbabantay sa buong kabayan, pati na doon sa pangpang. Sabi ni Lola Nana sa dalawang apo, "Arturo, Abner, simula na naman ng digmaan. Marami na naman ang magbuwis ng buhay sa dalawang grupo. Mga kapwa aswang nagpapatayan. Lola Nana, pinatay nila si Lolo Lucio at hindi ko ito mapapayagan na hindi maipagiganti ang kanyang kamatayan. Uubusin ko ang mga traidor at ang angkan ng sinasabi mong Hamil." Napatungo na lang at natahimik ang matanda. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. Magaganap na ang digmaan ng mga aswang. Habang ang grupo nila ni Hamil, papasok na ang mga ito doon sa gubat na sakop nila ni Lola Nana. Kasama nitong si Hamil ang nasa mahigit sa 300 na mga aswang. Kumplito ang mga ito sa kagamitan. Walang atrasan, patay na kung patay. Makalipas pa ang ilang minuto, tumigil na ang mga ito sa kaloob-looban ng gubat. Gumawa agad ang mga ito ng maliliit na mga kubo at pumwisto ang ilan
sa itaas ng mga batuan. Bilin nitong si Amil, nahihintayin muna nila ang pagpatak ng gabi bago gumawa ng mga hakbang. Makalipas pa ang ilang minuto, may mga aswang ang mabilis na nagtatalunan galing ang mga ito sa kabilang bahagi ng gubat. Tatlo lahat ang mga ito. At nang marating nila ang grupo nitong si Hamil, agad na hinahanap ng tatlo ang pinuno ng mga aswang. Paglabas nitong si Hamil doon sa kanyang kubo, wika agad nito, "Doming, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay." "Pasensya na, pinunong Hamil. Kailangan ko pang makaalis doon sa aking mga tauhan para hindi nila kami mapapansin. Ano na ngayon ang plano natin, pinunong Hamil?" Nahuli nila si Tinoy at pinatay. "Tingnan mo ang paligid, Doming. Nagkalat na ang aking mga tauhan. At anumang oras, mamayang gabi, aatakihin na natin ang kuta ninyo. At ngayon, ang gagawin natin, Doming, patayin muna natin lahat ng mga kasamaan mong nagbabantay dito sa gubat." Napatitig itong si Doming kay Hamil. "Ngayon na ba talaga, pinunong Hamil? Nabalitaan na ba ninyo ang tungkol ni Arturo at Abner?" "Oo, Doming. Bakit? Natatakot ka ba sa kanila?" "Ako, gigil na ako na ang papatay sa dalawang iyan." Ibinigay ni Doming ang impormasyon sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamang aswang. Kaya kumilos agad ang mga ito, kasama nitong si Hamil at Doming ang mahigit sa 40 mga tauhan. Habang nagpapahinga naman ang mga kasamang aswang ni Doming, walang kaalam-alam ang mga ito sa paparating na panganib sa kanila. Makalipas pa ang ilang saglit, biglang napatayo ang ilan sa mga aswang na tauhan ni Doming nang may marinig na mga kaluskos ang mga ito at maramdaman ang pwersa ng mga kalaban. Sabi agad nung isang aswang, "Nasaan na si pinunong Doming? Mukhang may mga kalaban sa paligid. Humanda na kayo." Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, biglang nagtalunan sa mga puno ng kahoy ang mga aswang na kasamahan nila ni Hamil at inatake ang mga nagkagulong tauhan ni Doming. 40 laban sa mahigit sa 20 mga aswang. Nang mapang-abot na ang mga ito, nagkabakbaka na doon sa kakahuyan. Aswang laban sa mga aswang. Dihado ang mga tauhan nitong si Doming dahil mas marami ang bilang ng mga kalabang aswang. Lumika ng ingay ang bakbakan ng mga kapwa aswang doon sa kakahuyan. Malakas ang angil at alulong ng mga ito, mga hiyawan sa bawat tamaan ng mga kagat at kalmot. Hanggang sa lumipas ang 2 oras, nagkalat na ang mga bangkay sa mga tauhan nitong si Doming. Hindi nila kinaya ang mas maraming mga aswang na tauhan nitong si Hamil. Kaya nagpasya ang 2 sa mga ito na umalis na at tumakas doon sa lugar para maipaalam nila ang pag-atake ng mga kalabang aswang sa grupo nila ni Tibor. Ngunit nang tumalon ang mga ito doon sa damuhan at tumatakbo papalayo, biglang napatigil sa pagtakbo ang mga ito nang makita nila itong si Doming doon sa daraanan nila kasama ang 6 na mga aswang. Kaya nagtataka ang mga ito. Tanong agad nung isa, "Pinunong Doming, inatake tayo ng mga kalaban. Saan ka ba galing? At bakit kasama mo ang mga iyan?" "Hindi galing ang mga iyan sa ating angkan," sagot naman itong si Doming habang papalapit ito sa 2. "Ipagpatawad ninyo ako, pero kailangan ko itong gawin." At mabilis nang umigpaw itong si Doming para atakihin ang sariling mga tauhan.
nagulat man ang dalawa. Pero alam nilang nanganganib ang kanilang buhay. Kaya mabilis na umatras ang mga ito at pagkatapos pumihit para lumaban. Ngunit walang magagawa ang dalawa laban sa pitong mga aswang. Pinagkakalmot nitong si Duming ang kanyang dalawang tauhan sa iba't ibang parte ng katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, tumahimik na ang buong paligid. Patay na ang lahat ng mga tauhan nitong si Duming na kasama niya bilang tagabantay sa gubat na sakop nila ni Lola Nana. May lima naman ang galing sa hanay nila ni Hamil ang napatay ng mga ito. Mabilis nilang iniligpit ang mga bangkay ng mga aswang. Ayaw nitong si Hamil na magkaroon ng hinala ang mga kalabang aswang doon sa kabilang panig na nandito na sila sa gubat na nasa harap lamang ng kanilang kuta. Para hindi makapaghanda ang mga ito sa kanilang gagawing pagsalakay mamayang gabi sa kuta nila ni Lola Nana. Inutusan din itong si Hamil itong si Duming na bumalik na muna ito doon sa kuta para ibalita ni Lola Nana na tahimik ang gubat at wala silang nakitang anumang palatandaan tungkol sa mga kalabang aswang. Ginawa din ito ni Duming. Nakaplanado na ang kanilang gagawing pag-atake pagkagat ng dilim. Habang sa kuta nila ni Lola Nana, nakahanda at nakapalibot na ang mga tauhan nila sa buong paligid. Ayaw nilang magpabaya dahil sa dami ng mga napatay nila ni Arturo na mga tauhan ni Hamil. Hindi malayong gaganti talaga ang mga ito sa kanila. Habang ibinalita nitong si Domi, natahimik lamang ang gubat at wala silang napansin na anumang palatandaan na may mga kalaban. Pinagmasdan ng maigi ni Arturo itong si Duming. Matagal nang nagdududa itong si Arturo sa tauhan nila na ito. Unang-una, mga tauhan itong si Duming ang nagtangkang pumatay kay Lola Nana. At ikalawa, mayroong naramdamang kakaibang puwersa si Arturo galing sa taong ito. Malapit na niyang matapos ang ritual para malaman na nila ang kalaban na mayroong malakas na kaalaman sa orasyon at buhay na salita. Paggabi na, sabi ni Arturo nitong si Tibor na bantayan nilang mabuti si Lola Nana dahil tutulong sila sa pagbabantay sa buong paligid. Nang umalis muli itong si Duming papunta doon sa gubat, nagpasya itong si Arturo na sundan ito. Iba talaga ang hinala ni Arturo sa tauhan ng kanyang Lola Nana. Binilinan niya si Abner na ito na muna ang bahalang magbabantay at mamumuno sa buong paligid. Nagkarga itong si Arturo ng mga mataas na uri ng orasyon na sa bulag para tiyak na hindi siya maramdaman ni Duming. Dahil kung totoo man na ito ang natitirang traidor doon sa kanilang kuta, malakas ang mga kakayahan nito. Nang papasok na ito ng gubat, mabilis at tahimik na sinundan pa rin ito ni Arturo hanggang sa makarating doon sa kaloob-looban ng kakahuyan. Habang mabilis na tumatakbo itong si Duming, nakaramdam ito ng kakaibang puwersa. Kaya tumigil ito sa pagtakbo at pinakiramdaman ang buong paligid. Habang itong si Arturo, napatigil din ito at tumalon doon sa likod ng mga batuhan. Sa tingin niya, maaaring naramdaman na siya nitong si Duming. Dahan-dahan na sumilip itong si Arturo para tingnan muli itong si Duming. Pero nagulat siya dahil nakita niya doon na may mga kausap na itong mga kapwa aswang. Pero sa amoy ng mga ito, hindi ito galing sa kanilang angkan. Ang kanina lima lamang, parami na ito ng parami na nasa mahigit sa 10 na ang bilang ng mga kasama ni Duming. Ilang sandali munang pinagmasdan at pinakiramdaman ni Arturo ang mga ito. Masama na ang kanyang kutob.
sa kinaroroonan naman nila ni Duming. Wika nito sa mga tauhan ni Amel. Hindi pwedeng magtatagal tayo dito sa lugar. Mukhang may sumusunod sa akin. Tara na, puntahan na natin si Amel. Bago umalis ang mga ito, may mga itinapon na mga buto itong si Duming sa paligid. Sa isip kasi nitong si Duming, kapag patuloy na susundan sila, malalaman niya kung sino ito. Sa pamamagitan ng kanyang mga itinapon na buto na may mga pabaon na orasyon. Napaisip itong si Arturo, bakit kasama ni Duming ang mga aswang na kalaban nila? Mabilis nang tumalon itong si Arturo at maingat na umakyat doon sa dulo ng mataas ng puno ng kahoy at nag-uusal na din ng mga orasyon. At ilang sandali lamang nang matapos na ang kanyang ginawang mga orasyon, gulat na gulat itong si Arturo sa kanyang natuklasan. Napakaraming mga aswang ang nakapwisto sa gubat at alam niyang hindi ito galing sa kanilang angkan. Sobrang dami nito na nakapalibot na sa kanilang kuta. Walang inaksayang oras itong si Arturo. Mabilis itong tumalon sa lupa at bumalik doon sa kanilang kuta. Naramdaman din niya ang mga buto na itinapon nitong si Duming sa kapaligiran. Maaaring makilala na siya nitong si Duming. Walang kwinta na din kung patuloy niyang susundan sina Duming. Alam na niya ang balak ng mga ito. Ginamit na ni Arturo ang kanyang mga kaalaman sa orasyon para mas mapabilis pa ang kanyang pagtakbo. Makalipas ang ilang minuto, narating na nitong si Arturo ang kanilang kuta. Dumiritso ito kay Abner. Wika agad nito kay Abner. Abner, nasa paligid na ang mga kalaban natin. Napapalibutan na ang ating kuta. Ipaalam mo agad sa lahat ng ating mga tauhan na bantayan nilang mabuti ang pasukan. Doon na tayong magkikita sa bahay ni Lola Nana. At muling tumakbo itong si Arturo papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar para puntahan itong si Tibor. Ilang sandali pa nang makita ito ni Arturo, ipinaalam agad nito ang mga nakikita doon sa gubat at huwag magpaninlang kay Duming dahil kakampi pa ito ng mga kalaban nila. At sigurado itong si Arturo na ito ang nasa likod ng pagpatay kay Lolo Lucio dahil sa mga kaalaman nito sa orasyon pati na sa pagbarang. Mabilis naman na inutusan itong si Tibor ang lahat ng mga tauhan doon sa kabilang bahagi ng kanilang kuta na humanda na ang mga ito. Umakyat agad ang ilan sa itaas ng mga puno ng kahoy at nagtatago naman ang iba doon sa mga batuhan. Habang si Arturo muling tumakbo ito papunta sa bahay ng kanilang lola nana, ilang sandali pa pagdating ni Arturo doon, sabi nito sa matanda, "Lola Nana, mas makakabuting doon muna kayo sa loob ng pangpang. Nasa paligid na ang pangkat ni Hamil at kasabwat nila si Duming." Ilang sandali lamang, mukhang aatake na ang kanilang grupo. Delikado kung manatili kayo dito sa bahay. Mas mababantayan ka doon sa pangpang. Sumang-ayon naman agad itong si Lola Nana. Nalulungkot lamang ito dahil sa pagsiklab muli ng labanan na maaaring ikamatay ng maraming mga aswang. Kasama nila ang mahigit sa 10 mga tauhan. Pagdating nila doon sa pangpang, agad na pumasok ang mga ito. Sabi nitong si Lola Nana, "Mag-iingat kayo, Abner, Arturo. Patnubayan sana kayo ng ating mga ninuno." At tuluyan nang pumasok si Lola Nana kasama ang mga bantay ng mga ito. At pagkatapos, hinarangan nila ang pasukan ng mga malalaking tipak ng bato. Habang si Arturo, mabilis itong pumihit ng takbo
papunta doon sa bahay nila ni Lola Nana. May naisip siyang paraan. Pagdating nito doon, nandoon na din si Abner at itong si Tibor kasama ang dalawang mga malalakas sa kanilang angkan. Pinulong agad ang mga ito ni Arturo. Delikado man ang gagawin natin ngayon, pero kailangan natin na makipagsapalaran. Tayo lamang ang atake sa kanilang likuran. Tibor, Abner, kailangan natin na bawasan ang kanilang bilang dahil hindi kakayanin ng ating mga kasamahan ang sobrang dami nila. Pagkatapos, maingat nang tumalilis ang mga ito paikot doon sa mga kakahuyan. Kasama ni Arturo sina Abner, Tibor at ang dalawa pa nitong malakas at pinagkakatiwalaan sa kanilang angkan. Maingat ang kanilang mga galaw at nagkarga na din ng mga sabulag at pangbakod ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, pagdating nila doon sa mga kakahuyan, agad na nagtatago ang mga ito sa ilalim ng mga ugat ng puno at inaabangan ang maaaring pagdating ng mga kalaban. Habang ang grupo nila ni Hamel, pinulong na nito ang lahat ng mga kasamahan. Duming, ito na ang tamang oras. Kailangan na natin na kumilos. Ubusin na natin ang angkan ni Lola Nana at Lolo Lucio. At ilang sandali pa, nagsimulang umusad na ang mga ito. Tahimik at maingat na tumatakbo ang mga ito sa mga damuhan at nagtatalunan sa itaas ng mga puno ng kahoy. Habang ang grupo nila ni Duming, agad na umikot ang mga ito papunta doon sa likuran. Makalipas ang ilang sandali, nasipat na nila ni Arturo ang mga ito. Mabibilis na dumaan ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Hinihintay lamang nila ang mga ito na makaraan bago sila lumabas at maingat na sinusundan nila ang mga ito hanggang sa makarating sa harapang bahagi ng kuta nila. Agad naman silang nagtatago sa itaas ng mga malalaking puno ng kahoy. Sabi naman itong si Hamel, "Sobrang napakatahimik. Mukhang kakaiba ang katahimikan. Makinig kayo, isang hudyat ko. Sabay-sabay na nating atakihin ang kuta ng ating mga kalaban. Huwag kayong magpabaya dahil batid kong may mga bantay ang mga ito sa paligid. Maaaring nagtatago lamang ang mga ito. O baka may kutob na sila na anumang oras may aatake sa kanilang kuta. Pero wala akong pakialam. Uubusin natin sila ngayon." Hinihintay muna nila ni Hamel na makarating ang grupo nila ni Duming doon sa kabilang bahagi ng kuta. Lumipas lamang ang 5 minuto. Biglang umaalulong ng napakalakas itong si Hamel. Hudyat na ito ng kanilang pag-atake. Dito na sabay-sabay na umaalulong ang lahat ng mga aswang na kasama nitong si Hamel. Napakaingay ng buong kakahuyan. Pagkatapos, sabay nang tumalon at tumakbo ang mga ito, papasugod na sa kuta nila ni Lola Nana. Lahat ng mga nakatira sa kuta nila, nakahanda na rin kahit na mas marami ang bilang ng mga kalaban. Ang lahat naman ng mga kababaihan at mga bata, nakatago na ang mga ito doon sa butas ng pangpang kasama itong si Lola Nana. Ang natitira na lamang doon sa mga kabayan ay ang mga lalaking mandirigma sa kanilang grupo. Mabilis din na tumalon sina Arturo papasunod sa mga kalaban. Plano nila, habang magkagulo sa labanan ang mga ito, aatakihin nila ang grupo nitong si Hamel galing sa likuran. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang nagsilabasa na din ang mga kasamahan nila ni Arturo at inatake ang mga papasugod ng mga aswang. Nagkabakbaka na doon sa kuta nila ni Lola Nana. Aswang, kapwa aswang, naglalaban ang mga ito. Nagkakalmutan agad.
at nagkasubukan ng tapang at lakas. Habang itong si Hamil, kasama ang apat na malalakas na mandirigma galing sa kanilang pangkat, nilibot nila agad ang mga kabayan para hanapin sina Arturo at Abner. Ilang sandali lamang ang hindi niya alam. Nasa likuran na pala nila ang grupo nila ni Arturo at agad na inataki ang mga nagkagulong mga aswang. Mabilis na dinaluhong ni Arturo ang bawat makitang mga kalabang aswang. Pinagkakagat ang mga liig, ibabagsak sa lupa at itatarak ang mga matutulis nitong mga kuko. Gulat na gulat ang mga kalabang mga aswang. Sa bilis ni Arturo, halos hindi nila ito masundan sa kanilang mga mata. May dalawang nahagip itong si Arturo at binitbit ito papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy. Kinagat niya agad ang liig nung isa at isinandal naman sa puno ang isa pa at walang habas na pinagkakalmot ito sa buong katawan. May mga sumunod agad na mga kalabang aswang sa kanya para tulungan ang kanilang mga kasamahan na bitbit ni Arturo. Ngunit biglang bumagsak ang mga ito nang tamaan ng mga pana ni Abner sa liig at ulo. Tatlo agad ang napuruhan habang ang mga tinamaan na hindi namatay. Muling umigpaw ang mga ito papunta sa kinaroroonan ni Abner. Ngunit sinalubong sila ng mga tagpas ni Tibor kasama ang dalawang tauhan nito. Magaling din itong si Tibor sa pakikipaglaban, kaya agad na napatay niya ang tatlo sa mga kalabang aswang. Nang makita ito ng mga kasama nila ni Arturo, nagkaroon ito ng lakas ng loob para hindi umatras sa laban. Napakalakas ng mga angil ng mga kapwa mga aswang na naglalaban na parang mga pusa. Naghihiyawan din ang mga tinamaan ng kagat at kalmot. May mga namatay na galing sa dalawang panig. Bumulagta na ang mga ito habang nangingisay naman ang iba pa. Patuloy ang mga ginawang pag-atake nila ni Arturo. Walang habas na pinagkakalmot nila ang mga kalaban. Sigaw nito sa kapatid na si Abner. "Dito lamang kayo, Abner. Tibor, samahan mo ako. Tulungan natin ang ating mga kasamahan doon sa kabilang bahagi." At mabilis itong umigpaw sa bubong ng kanilang mga kabayan. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo papunta doon sa kabilang bahagi kasama itong si Tibor. May mga aswang na din ang nagkakalmutan sa ibabaw ng mga bubong ng bahay, pati na doon sa itaas ng mga kakawyan. May mga naghabulan doon sa labas ng kanilang kuta. Ilang sandali pa, napalingon itong si Hamil nang makita ang dalawang napakabilis na tumakbo doon sa itaas ng bubong. Wika agad nito sa apat na mga kasamang mandirigma. "Natitiyak kong si Arturo ang isa sa dalawang yan dahil mas malakas ang kanyang pwersa. Tara na, sundan na natin siya at ating patayin." At mabilis nang tumakbo ang mga ito sa gilid ng kabayan at bawat madaanan na mga kalabang aswang, pinagkakalmot ng mga ito nila ni Hamil. Nang makarating naman sina Arturo at Tibor doon sa kabilang bahagi, mabilis na inatake nila ang mga aswang doon na pinamumunuan itong si Duming. Gulat na gulat pa nga ang mga ito sa bigla ang pag-atake nila ni Arturo sa mga kalabang aswang. Patay agad ang limang mga aswang nang atakihin ang mga ito ni Arturo at Tibor. Hinahagilap ni Arturo kung nasaan itong si Duming. Ngayon, pagbabayarin na niya ang traidor na ito. Ilang sandali pa, nasipat na nitong si Arturo itong si Duming doon sa gilid ng mga batuhan habang nakipaglaban sa mga tauhan nila. Wika agad nitong si Arturo kay Tibor. "Ikaw na muna ang bahala dito, Tibor. Puntahan ko lamang ang traidor na si Duming. Ako na ang papatay sa kanya."
tumango lamang itong si Tibor at muling nagpatuloy ito sa pag-atake sa mga kalaban na aswang. Habang si Arturo, umikot ito doon sa mga kakahuyan para puntahan ang kinaroroonan nitong si Duming. Doon na ito dumaan sa kakahuyan para hindi siya makita. Nagkarga na din ito ng mga malalakas na orasyon. Habang doon naman sa kakahuyan, nandoon na din ang grupo nitong si Hamil at patuloy na sumusunod kay Arturo. Nagulat pa nga ang mga ito kung bakit doon sa kakahuyan dumaan itong si Arturo. Ilang sandali pa, utos nitong si Hamil sa apat na mga kasama na mas nakakabuting atakihin na itong si Arturo dito sa kakahuyan para walang makakita at walang makakatulong. Mabilis na umigpaw sa itaas ng mga punong kahoy ang apat na mga mandirigma, pati na rin itong si Hamil, itong si Arturo. Habang mabilis itong tumatakbo, agad na naramdaman ito na may mga aswang ang nasa kanyang likuran. Kaya tumigil na ito sa pagtakbo. Nagtataka siya kung sino ang mga sumusunod sa kanya. Natitiyak niyang mga kalaban ang mga ito. Humanda agad itong si Arturo dahil malalakas ang kanyang mga naramdaman na pwersa ng mga kalaban. Hinugot niya ang kanyang tungkod at sa isang iglap, biglang umatake agad ang apat na mga tauhan nitong si Hamil. Biglang umigpaw naman itong si Arturo para makailag sa apat na papasugod. Kakaiba din ang mga tauhan na ito ni Hamil. Dahil bukod sa malalakas na mga kakayahan, may hawak pang mga armas ang mga ito, bukod din sa kanilang mga matutulis na kuko at pangil. Nakaiwas itong si Arturo sa dalawang umaatake, ngunit ang isa na sumunod ay hindi na. Tinamaan siya sa likod at balikat gamit ang isang mahabang tabak ng aswang. Agad na naramdaman niya ang kirot sa kanyang sugat. Bumagsak itong si Arturo sa lupa, pero kailangan niyang gumalaw at umilag dahil papasugod na naman ang kanyang tatlong kalaban. Mabilis nang tumalon sa itaas ng punong kahoy itong si Arturo. Ngunit mayroon isa pang nilalang ang tumalon at hinagip siya ng mga kalmot. Kakaiba din ang bilis ng nilalang na ito at muntik pa siyang tamaan ng mga kalmot. Sabi agad dito sa kanya, "Katapusan mo na ngayon, Arturo. Katapusan na ng inyong angkan. Pagbayaran mo ngayon ang ginawa mong pagpatay sa aking mga tauhan doon sa gilid ng ilog." Patuloy na inatake si Arturo nitong si Hamil at ng tatlo pa nitong kasamahan. Habang umiilag itong si Arturo at nagpatalon-talon sa mga puno ng kahoy, napansin niya ang isa sa mga ito na natiling nakatayo lamang at parang nag-uusal ito ng mga orasyon. Bumuka-buka kasi ang bibig nito habang nakatitig sa kanya ang aswang. Sa isip nitong si Arturo, kaya pala parang namimigat ang kanyang katawan. May mga ginawang orasyon pala ang mga ito sa kanya para siya ay mapahina. May kinuhang punyal itong si Arturo at pagbagsak niya sa lupa, mabilis niyang itinarak ito sa lupa sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Biglang nabuwal ang isang tauhan nitong si Hamil na nag-uusal ng mga orasyon. Ramdam din nila na mas lumakas pa ang pwersa nitong si Arturo. Lalong namangha ang mga ito nang makitang naghihilom na ang mga sugat sa katawan nitong si Arturo. Sabi nitong si Hamil na sa pagkakataon na iyon, nakatayo na ito sa harapan ni Arturo kasama ang isa pang tauhan, dahil ang dalawa pa tinulungan ng mga ito ang isang kasamahang nabuwal sa lupa. "Ikaw na talaga si Arturo. Ikaw ang tinaguri ang pinakamalakas na aswang. Muntik ko nang makalimutan ang ginawang pagpatay mo kay Tio Alfredo at Tatay Tasyo."
lumingon ito sa apat na mga tauhan. Mag-iingat kayo. Hindi basta-basta itong karap natin. Ito ang pinakamalakas na aswang. Ang sagot naman itong si Bruno, ang isa sa kanang kamay ni Hamel. At kabilang sa apat na malalakas na mandirigma, Pinunong Hamel, walang malakas sa akin. Papatayin ko ang isang iyan ngayon din. Kung marapatin mo, lalabanan ko na nag-iisa ang Arturo na iyan. Wika naman itong si Hamel. Mughang nasubrahan ka yata sa yabang Bruno. Hindi dahil natamaan mo siya kanina, ay kayang-kaya mo na ang aswang na iyan. Makinig kayo. Kailangan natin na mapatay agad ang aswang na ito bago pa magkaroon ng pagkakataon na lumabas ang tunay niyang anyo. Ano ang ibig mong sabihin, Pinunong Hamel? Nabalitaan ko na ang isang aswang na ito ay espesyal dahil sa kanyang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan na pinaghalong busaw at aniningaw. Kaya nagkaroon siya ng kakaibang pwersa at lakas. At sa tuwing nagagalit ito ng sobra, lalabas ang malahalimaw niyang anyo at lakas. Tumawa lamang itong si Bruno at ang sabi pa nito kay Hamel, Pinunong Hamel, mukhang mas gusto ko yatang labanan ang halimaw niyang anyo. Nagagalit na itong si Hamel sa kanyang mga tauhan dahil sa pagiging pabaya ng mga ito. Ngunit biglang sabi nung isa pa na tauhan itong si Hamel, Pinunong Hamel, nawala si Arturo. At pagbalik niya ng tingin sa harap, wala na doon si Arturo. At sa isang saglit pa, dalawang magkasunod na hampas ang ginawa ni Arturo kay Hamel at sa isa pang nitong tauhan. Nakaiwas itong si Hamel dahil hinaharangan nung isa ang paghampas nitong si Arturo. Tumilapon ito at tumama pa doon sa isang puno ng kahoy. Agad naman na kumilos ang tatlong tauhan nitong si Hamel at umatake na din agad ang mga ito kay Arturo. Napakabilis na umigpaw at pinaghataw si Arturo gamit ang kanilang mga armas. Habang itong si Hamel, may mga iniusal-usal din itong mga orasyon at may mga isinaboy na pulbo na kulay itim sa buong paligid ng kakahuyan. Nang maamoy ni Arturo ang pulbo na iyon, agad siyang nakaramdam ng hirap sa paghinga at nanghihina din ang kanyang katawan. Kaya nagpasya itong doon sa damuhan lalabanan ang mga ito dahil may mga batuhan din ang nandoon. Pwede siyang makapagtago kung kinakailangan. Mabilis na din na umatake itong si Hamel. Sigaw niya sa mga kasamahan, Huwag niyong hayaan na makalayo. Naamoy niya ang pulbo galing sa halaman na lirang na galing sa mundo ng kadiliman. Nanghihina ngayon ang kanyang katawan. Samantalahin na natin ito. Patayin na si Arturo. At inatake nila si Arturo doon sa damuhan. Pinagtutulungan na nila ito. Pakiramdam ni Arturo na umiikot ang kanyang paningin. Kaya mabilis siyang nag-uusal ng mga orasyon at kinuha ang isang maliit na bote para amuyin ang laman nito. Sa ganitong paraan, mapawalang bisa niya ang ginamit nitong si Hamel. Ngunit naramdaman na lamang niyang may tumama sa kanyang likod na matulis na bagay at pati na rin sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Nabitiwa na din niya ang hawak na buti ng langis. Sa nanalabo niyang paningin, hinahagilap niya ang mas malapit sa kanya na kalaban at ilang sandali pa, dinaluhong na ito ni Arturo. Sa nalalabi niyang lakas, kinubawan niya ito at habang nag-usal ng mga orasyon, pinagkakalmot niya ito sa buong katawan. At kahit na pinagkakalmot na din si Arturo sa kanyang likuran ng mga kalaban, hindi niya ito tinigilan hanggang sa mapatay niya ang isang kalabang aswang. Ngunit sa isang hampas nitong si Bruno at tinamaan si Arturo sa ulo, agad itong nabuwal sa lupa
at hindi na gumagalaw. Nilapitan agad nila ang isang kasama na nakabulagta at tinulungan. Sabi ni Hamel, mukhang patay na si Masong. At lumingon ito sa nakabulagtang si Arturo. Pagkatapos, mabilis itong umigpaw at pinagtataga niya itong si Arturo. At hindi pa ito nakuntinto. Pinagkakalmot niya ito sa liig at dibdib. Sa tingin ng mga ito, napatay na nga si Arturo dahil sa dami ng mga sugat na natamo sa katawan. Wika pa nitong si Hamel, napatay ko rin ang sinasabi nilang pinakamalakas na aswang. Ngayon, uubusin na natin ang lahat ng ating mga kalaban at tuluyang sakupin na ang buong kagubatan ng sanay. Sabay na umaalulong ang mga ito bilang hudyat ng tagumpay sa kanilang pagpatay kay Arturo. Matapos bitbitin ang isang napatay ni Arturo, naglalakad na sana ang mga ito palabas ng gubat. Ngunit ang isa sa kanila napansin agad ang mabilisang paghihilom ng mga sugat ni Arturo sa kanyang katawan. Kaya wika nito kay Hamel, pinunong Hamel, tingnan mo ang katawan ni Arturo. Kaya sabay na napatitig ang mga ito. Kita nga nila na naghihilom ang lahat na sugat nitong si Arturo sa katawan. Kaya mabilis silang bumaling at papunta na sa kinaroroonan ni Arturo para tuluyan na itong patayin. Plano nitong si Hamel na pugutan na ito ng ulo. Nang medyo nakakalapit na sila sa nakabulagtang si Arturo, hinugot na nitong si Hamel ang dalang matalas na armas. Ngunit napatigil ito nang mayroong makitang parang manipis na usok galing sa katawan nitong si Arturo. Hanggang sa unti-unting gumagalaw na itong si Arturo. Humanda agad ang apat, ang isang kasama nilang nawala na ng buhay na bitbit nung isa. Inihagis ito ni Bruno doon sa gilid ng puno ng kahoy. Kakaiba na ang kanilang naramdaman. Mas lumakas pa ang puwersa na nanggagaling kay Arturo. Hanggang sa tuluyan nang tumayo si Arturo, pagkatapos sumigaw ito ng napakalakas. Umaalulong ito habang parang umuusok pa rin ang katawan. Humaba ang mga buhok nito, lumaki ang katawan. Mas bumalasik pa ang hitsura nito. Pagkatapos, dahan-dahan nang lumingon ito paharap sa kanila. Sabi agad nitong si Hamel, iyan na ang anyo bilang halimaw ni Arturo. Bago pa nito makumpito, atakihin na natin siya. Ang utos nito sa mga kasamahan at sabay-sabay nang umigpaw si Hamel kasama ang dalawa pang tauhan, habang ang isa mabilis na mayroong kinuha itong tatlong maliliit na punyal at itinarak sa lupa sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Gumawa agad ito ng orasyon at ritual. Habang sinahamil, papasugod na ang mga ito kay Arturo. Nang makalapit na ang mga ito, agad nilang inatake itong si Arturo. Ngunit sa isang iglap, nawala ito sa kinatatayuan. At biglang hinagilap ang paanong isang tauhan ni Hamel at binitbit ito ni Arturo habang umaatungal papunta doon sa batuan. At doon pinaghampas ang katawan nito. Pagkatapos, ibinaon ang mga matatalas at matutulis na kuko nitong si Arturo sa dibdib ng kalaban. Habang sinahamel, mabilis na sinundan itong si Arturo para matulungan ang kanilang kasamahan. Ngunit gulat na gulat ang mga ito nang biglang sinalubong sila ni Arturo isang kalmot at tinamaan sa dibdib itong si Hamel. Pagkatapos, dinamba itong si Bruno, niyakap galing sa likuran at binitbit ni Arturo papunta doon sa isa pa nilang kasamahan na kasalukuyang gumagawa ng orasyon. Dito ibinagsak ni Arturo ang katawan nitong si Bruno sa gitna ng mga ginawang ritual ng kasamahan nila ni Hamel. Nagulat na din itong si Bruno dahil kahit na ano pa ang kanyang gagawin,
hindi niya kaya ang sobrang lakas ni Arturo. Kahit na anong pagpupumiglas ang kanyang ginawa, hindi siya makawala. Pagkabagsak nitong si Bruno, mabilis na pinaghuhugot nitong si Arturo ang tatlong punyal na nakabaon sa lupa at pinagtatarak niya ang mga ito sa katawan ni Bruno. Napaigik ang kalaban, napahawak na lamang sa magkabilang balikat nitong si Arturo na sa pagkakataon na iyon, hindi pa ito tapos. Dahil muling binitbit ito ni Arturo at itinapon sa napaatras na kasamaan nitong si Bruno. Habang si Hamel nakaramdam na ito ng takot, malayo na ang agwat ng kanilang lakas sa aswang na si Arturo. Ramdam niya ang pangingirot sa kanyang sugat. Nang tingnan niya ang kinaroroonan nila ni Arturo, walang kahirap-hirap na pinatumba nito ang dalawang natitirang kasama niya. Kaya nag-iisip na ito na tumakas na at bumalik sa kanyang mga tauhan na nakipagbakbakan doon sa mga kabayan. Mabilis itong tumalon at tumakbo doon sa mga damuhan palabas ng gubat. Habang sina Arturo, nahagip na niya ang isa pa at isinandal niya ito doon sa puno ng kahoy. At sa isang iglap, dinaklot nito ang puso ng aswang at piniga ito. Napangasab na lamang ang aswang at paluhod ito sa lupa. Ang ginawa ni Arturo, hinila niya ang nanghihina na si Bruno at ibinagsak niya ito doon sa kalaban na napapaluhod. Wika ni Arturo, "Mga salot kayo sa mga kauri nating mga aswang. Pagbayaran ninyo ngayon ang inyong ginawa sa aming angkan at ang pagpatay ninyo kay Lolo Lucio." Hinugot nito ang itak na gawa sa bulalakaw at itinarak ito ni Arturo sa likod ni Bruno at tumagos pa ito sa isa pang aswang na agara na ikinamatay ng dalawa. At pagkatapos, pumihit itong si Arturo para habulin ang papalayong si Amel. Mabilis na nagpalipat-lipat sa mga puno ng kahoy itong si Arturo, habang si Hamel mabilis na sinusuot nito ang mga kakahoyan at tumatakbo sa malalagong damuhan. Kailangan niyang makatakas. Kailangan pa siya ng kanyang mga tauhan na nakipaglaban doon sa mga kabayan. Kung mawala siya, tiyak ang kanilang pagkatalo. Masyadong minaliit nila ang kakayahan ni Arturo. Hindi niya lubos maisip na sobrang lakas pala nito na malayong malayo sa kanilang inaasahan. Ngunit nang papalabas na sana ito ng kakahuyan, biglang may bumagsak sa kanyang harapan si Arturo at nakaharang na ito. Wika agad nito kay Hamel, "Hamel, ilibot mo na sa paligid ang iyong mga paningin dahil hindi mo na masinagan pang muli ang kagandahan ng mundo. Tatapusin na kita ngayon." Napaatras itong si Hamel, pero wala na siyang mapagpipilian pa kundi labanan si Arturo sa natitira niyang lakas. Ilang sandali pa, biglang umigpaw itong si Arturo at sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Hamel. Inihampas agad ni Hamel ang dala niyang matalas na armas. Ngunit agad na nakalipat ng pwisto itong si Arturo doon sa kanyang likuran. Isang sakmal nito, napaigik itong si Hamel at lumabas agad ang dugo sa sugat nito sa likod at doon sa kanyang bibig. Niyakap na ito ni Arturo galing sa likuran at bumulong ito sa tinga ni Hamel. "Ito ang tandaan mo. Walang makakatalo sa akin. Dadalhin na kita ngayon sa impyerno." At kinagat ni Arturo ang liig nitong si Hamel habang idiniin pa ang kamay sa pagkabaon nito sa likod. At pagkatapos, dinukot ni Arturo ang puso nito at hinugot palabas. Dito na napaluhod itong si Hamel habang napangasap at nagsilabasan ang mga masaganang dugo galing sa sugat nito. Ngumasag na lamang ito habang bumula-bula ang dugo sa dibdib. Ilang sandali,
sa kakaunting buhay na nalalabi ni Hamel. Dahan-dahan itong lumingon kay Arturo. Hinawakan ni Arturo ang ulo nitong si Hamel at tinagpas nito ang leeg. Tumilapon ang ulo nito pagkahiwalay nito sa katawan. Natahimik ng ilang sandali si Arturo at nag-iisip. Ngayon napatay na ang pinuno ng kanilang mga kalaban. Kailangan niyang isunod ang mga tauhan nito. Kailangan ng kanyang mga tauhan ang kanyang tulong. Mabilis na umigpaw itong si Arturo sa itaas ng mga punong kahoy at nagpalipat-lipat sa mga ito pabalik doon sa mga kabayan. Makalipas lamang ang ilang sandali, napatigil sandali ang mga nagbakbakan na mga kapwa-aswang nang marinig nila ang pagsigaw at pag-alulong nitong si Arturo na tumalon galing sa puno ng kahoy at papunta doon sa batuhan kung nasaan nandoon itong si Duming. Napatitig itong si Duming at alam niyang may nangyayaring masama sa kanilang pinuno na si Hamel dahil hindi na niya ito naramdaman pa. Batid niyang siya na ang isusunod nitong si Arturo. Agad itong nag-uusal ng mga orasyon at inutusan ang mga kasamahan na harangin itong si Arturo. Wika nitong si Duming. Pagtulungan ninyo ang halimaw na iyan. Nang makita naman itong si Tibor itong si Arturo, napangiti na ito at naamoy na ang kanilang tagumpay. Mabilis nang tumakbo ang mga aswang at patuloy na inatake ang mga kalaban ng mga ito. Itong si Arturo, mabilis itong umigpaw at hinaribas ang mga tauhan nitong si Duming. Bawat mahawakan nitong si Arturo, ibabalibag ang mga ito at ihahampas sa mga batuan ang katawan ng mga aswang. Pagkakalmutin sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa mawala na ang mga ito ng buhay. Nang maabot ni Arturo itong si Duming, gulat na gulat din itong si Duming dahil hindi na niya kayang tablan itong si Arturo ng mga orasyon. Sa kabilang banda naman, maraming napapatay na ang grupo nila ni Abner doon sa harapang bahagi ng bahay. Nagtakbuhan na ang mga kalabang aswang papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar kung saan mas marami pa ang mga aswang na nanodoon. Hinabol ang mga ito ng grupo nila ni Abner at patuloy na pinag-aatake. May mga naglalabanan pa rin sa itaas ng mga bubong ng kabayan at doon sa gilid. Doon naman sa pangpang, may ilan na ng mga kalabang aswang ang umaaligid doon sa pangpang. Naramdaman agad ito ng grupo nila ni Lola Nana. Kaya ang ilang bantay na kasama ng matanda, dahan-dahan ang sumilip ang mga ito sa mga butas ng batuhan at kita nila ang mahigit sa 10 umaaligid doon sa pangpang at umaamoy-amoy na parang naamoy at naramdaman na sila ng mga ito. Mabilis na umikot ang mga bantay ni Lola Nana doon sa kabilang bahagi ng pangpang para makalabas. Aatakihin nila ang mga umaaligid na mga kalaban ngayon. Kasama din nila ang mga kababaihan na nandoon. Sa tingin ng mga ito, mukhang kailangan na ngayon ang kanilang tulong sa labanan na ito. Makalipas ang ilang sandali, pinagtutulungan nilang atakihin ang lahat ng mga aswang na umaligid doon sa labas ng pangpang. Mas marami ang bilang ng grupo nila ni Lola Nana, kaya agad nilang napatay ang lahat na mga nandoon. Pagkatapos, tiningnan nila ang kanilang mga kabayan. Nakita nila ang mga naglalaban na nandoon. Sa tingin ng mga ito, mukhang nakakalamang na ang grupo at ang angka nila. Hindi nga sila makapaniwala na mas marami na ngayon ang bilang nila kumpara sa mga kalaban. Kaya utos ni Lola Nana, tutulungan na nila ang kanilang mga kasamahan. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito at inatake ang bawat masipat at makitang mga kalabang aswang doon sa itaas ng kanilang mga bubong at sa gilid ng kakahuyan ng mga ito. Habang sina Abner,
naabutan na nila ang mga kalaban doon sa kabilang bahagi. Nakita na din nila ang naglalaban na si Arturo at Duming. Pero kitang-kita agad na walang kalaban-laban kay Arturo itong si Duming. Dahil makailang bisis na ginamit na nitong si Duming ang kanyang malakas na kalaman sa orasyon. Ngunit walang anumang epekto ito kay Arturo. Hindi ito tumalab. Hinahagis na nitong si Arturo ang katawan nitong si Duming doon sa mga batuhan at pinagkakalmot na ito sa buong katawan. Kaya nang bumagsak ito sa lupa, nakaluhod na ito at tumagos agad ang mga dugo galing sa mga sugat sa katawan nito. Hindi naman ito matutulungan ng mga kasamahang aswang nitong si Duming dahil nakapalibot nito sina Tibor at ang mga kasamahan. Patuloy silang inaatake ng grupo nila ni Abner, pati sa grupo nila ni Lola Nana. Wika ni Arturo habang lumalapit ito kay Duming. Isa kang napakalaking traitor, Duming. Bakit mo ito nagawa kay Lolo Lucio? Kinupkop ka, inaalagaan at pinagkakatiwalaan. Nagawa mo pang traitorin. Ngunit ngumisi lamang ito at ang sagot nitong si Duming, mahina ang pamumuno ni Lolo Lucio, Arturo. Walang sariling desisyon bilang supremo. Lalong nagbabaga sa galit itong si Arturo sa kanyang narinig. Ano ang karapatan mo na sabihin iyan? Sapat na ba iyan na dahilan para traitorin at patayin ang taong tumulong at kumukop sa iyo? Pero katapusan mo rin ngayon, Duming. At muling humakbang itong si Arturo para tapusin na ang buhay nitong si Duming. Ngunit biglang may nagsalita sa likuran nitong si Arturo. Arturo, tama na yan. Hayaan mong ako ang papatay sa traidor na iyan. Ako ang maghiganti para sa iyong Lolo Lucio. Paglingon nitong si Arturo, si Lola Nana. Lola Nana, di ba nandoon kayo sa pangpang? Ang pagkagulat na tanong nitong si Arturo. Nakalabas na kami, Arturo, dahil nakita naming papunta na sa pagkatalo ang mga tauhan ni Hamel. At alam kong napapatay mo na ang isang iyon. Patuloy ang paglalakad nitong si Lola Nana papunta kay Duming. Arturo, ako na ang bahala sa kanya. Wika nitong si Lola Nana. Para mo na rin akong pinatay, Duming, sa ginawa mo kay Lucio. At ngayon, alam kong ikaw ang nasa likod ng mga pag-atake sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero hindi mananaig ang kasamaan ninyo. Pagbayaran mo ng iyong buhay ang ginawa ninyo, Duming. Ngumisi lamang itong si Duming kay Lola Nana na walang bahid ng pagsisisi. Lola Nana, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Kaya may kinuhang buti ang matanda. Dinasalan ito at pagkatapos, ibinuhos niya ang laman nito sa katawan nitong si Duming. Agad na nagliliyab ang katawan ni Duming pagdampi ng mga langis sa katawan nito. Napasigaw na ito at nagpagulong-gulong dahil sa sobrang sakit ng unti-unting pagkasunog ng kanyang katawan. Umaalulong ito at nagiyaw hanggang sa tuluyang matupok na ito ng apoy. Habang ang mga kasamahan ng mga ito, nang makita nila ang nangyari kay Duming, may ilan pa ang nagtatangkang tatakas. Ngunit agad na naharangan ang mga ito ng grupo nila ni Abner at Tibor. Walang itinirang buhay sa mga nagtangkang tatakas. Pinatay ang lahat ng mga ito. Ang mga nanatili naman doon sa mga kabayan, lumuhod na ang mga ito sa kanila at sumusuko. Wika at utos ni Lola Nana na gawin nilang bihag ang mga sumusuko. Ikulong ang lahat ng mga iyan doon sa pangpang. Hindi tayo ganun kasama para hindi sila pagbigyan ng isang pagkakataon na mabuhay. Sumusunod lamang sila
sa utos ni Hamel. Wala na ang mga namumuno sa kanila. Walang magagawa na ang mga iyan sa atin. Utos pa ng matanda na iligpit nila ang lahat ng mga bangkay ng mga kalaban. Susunugin na nila ang lahat ng mga ito. Dahil sa sobrang dami, matatagalan pa sila kung ililibing pa nila ang mga katawan ng kanilang mga kalaban. Habang ang mga namatay sa kanilang mga kasama, ilalagay muna lahat ang mga ito doon sa malawak na lugar sa bahay nila ni Lola Nana para mabigyan ang mga ito ng maayos na libing at makita din sa huling pagkakataon ng kanilang mga pamilya. Mabilis na kumilos ang mga ito at lahat ng mga bangkay na nakabulagta sa gilid ng kakahuyan, sa bubong ng mga kabayan, sa mga batuan, ay iniligpit nila, pati pa nga ang mga bangkay nila ni Hamel at ng apat na mga kasamaan ng mga ito. Inihiwalay ang mga bangkay na galing sa angkan nila ni Lola Nana. Sinunog nila lahat ng mga bangkay ng mga kalaban at ang mga bangkay naman galing sa kanilang angkan, dinala doon sa harapan ng bahay nila ni Lola Nana katulad ng utos ng matanda. Tagumpay man sila sa pagtatanggol ng kanilang angkan, pero tulad ng inaasahan ni Lola Nana, marami pa rin ang nagbuwis ng buhay galing sa kanilang angkan. Napuno pa rin ng mga iyakan at angil ang buong lugar. Kinabukasan, agad na nagpupulong sina Arturo kasama sina Abner, Lola Nana, Tibor at ang iba pang malaki ang katayuan sa kanilang angkan. Kailangan na nilang pahigpitin ang siguridad ng kanilang kuta, dagdagan din ng mga bantay at kilalanin mabuti kung may mga bago man na papasok sa kanilang kuta. Hindi rin basta-bastang makakalabas ang sinuman sa kanila sa kuta kung hindi ito alam nila ni Lola Nana at kung saan man papunta ang mga ito. Kumalat agad ang balita tungkol sa pagkatalo ng grupo nila ni Hamel doon sa mga kapwa-aswang na naninirahan sa gilid ng bundok ng Sanay. At nakarating din ito sa kapatid nitong si Hamel na nagkukuta sa kabilang bundok. Galit na galit ito dahil sa pagiging sobrang matapang nitong si Hamel na minsan hindi na ito nag-iisip kung ano ang tama, kaya napahamak ito. Hindi rin magawa ng kapatid ni Hamel na agad na atakihin ang grupo nila ni Lola Nana para makapagiganti dahil kakaunti lamang ang kanyang mga tauhan. Habang sina Arturo, nagpapaalam na din ito kay Lola Nana at sa lahat ng mga aswang doon sa lugar. Lola Nana, pansamantalang babalik na muna kami sa isla ng Sikior. Mag-iingat kayo dito. At Tibor, ikaw na ang bahala sa kaligtasan ni Lola Nana. Dadaanan pa namin si Tatay Andoy para makapagpaalam na din sa matanda. Sa araw na iyon, umalis na sina Arturo at Abner. Dumaan lang din muna ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Andoy para makapagpaalam doon sa matanda. Masayang masaya din ito dahil nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo Lucio. Masaya ako, Arturo, at nalipol ninyo ang grupo nila ni Hamel. Alam ko ang kasamaan ng angka nila dahil doon sa paana ng bundok ng Sanay nakatira si Rene, ang panganay ko na anak. Lahat ng mga ito doon ay nilukuban ng takot dahil sa pamimiste ng mga aswang na ito na sakop ni Hamel. Tama lamang ang ginawa ninyo at napatay nyo ang traitor na nasa loob ng kuta. Makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan nila ni Arturo na kinabukasan na sila uuwi ng isla ng Sikior. Ang sabi kasi nitong si Tatay Andoy, nabibisitahin siya ngayon nila ni Rene at Sheila, ang kanyang mga anak. Tamang-tama na nandito din sila para magkita din ang mga ito at magkakamustahan. Napakatagal na din ang panahon na hindi na nagkikita ang mga nagturingan na magkapatid. Nag-uusap din sina Arturo at Abner.
iniisip ni Arturo. Kung kailan kaya makamtan ang ganap na kapayapaan ng kanilang angkan, magkakamag-anak lamang ang mga ito. Simula nang patayin ang mga magulang ni Arturo, nagkagulo na ang lahat. Naglalaban na ang kapwa mga aswang at nagkawatak-watak ang kanilang angkan. Thank you.